ba? Oo! Oh, ano oras? 9:30. Good morning guys, today is Saturday, February 15th, so happy weekend, Korik Suabe Adventure, so join us as we climb and descend in this steep Marilaki Highway. Yan. So today guys, pupunta kami ng Lambingan Hills, so nakalapas na tayo ng city. So about 40 kilometers away from the city, nandito na tayo sa open road. Kasama ko ngayon si Mandrigma, Bebo Trilla. Napakalakas ng mama. siya ang aming frontman, nagtatranggo sa amin. So hihilain niya ako pataas. Thank you very much for watching dun sa mga previous videos natin sa Daang Katutubo at sa Daang Kalikasan. So today I'm using again two wheels, but this time through bicycle. Bisikleta naman tayo. So good morning ulit. Kung bago ka lang sa channel na to, hit like, share, and subscribe. Siyempre, weekends ngayon maraming motorista, lalo na yung mga motorcycle group. So madalas sila dito every weekend dyan. So kailangan nating mag-ingat. So dahan-dahan, keep safe tayo dito lang tayo sa may right lane. Baka mahagip tayo ng mga nakamotor or yung mga sasakyan. Ang pupuntahan natin ngayon ay yung tinatawag nilang Lambingan Hills. Siguro malalandi yung mga pumupunta doon. Parang natawa ka Kuya Buta. So mga pala, shout out sa mga kabaluyan ko dyan sa Pangasinan, sa Lingayen. Masantos na kabuasan at sikayon namin. Tapos yung mga kababayan natin dyan sa Baguio City, good morning, kinyayo amin dito Baguio. Shout out din sa mga co-work ko sa Cambridge University Press, sa mga ex-co-worker dyan sa MERS. So shout out sa inyo lahat. Tayo sa Big C, ito yung sikat na spot dito. So ito yung puno ni Ian Veneration. Ito yung sikat na landmark dito. Ayan, nakikita nyo. Puno ni Ian Veneration. Andito na tayo sa may Treasure Mountain. Wala pa tayo sa kalahati ng pupuntahan natin. So check lang natin yung distance. Nasa 50 kilometers na tayo from Quezon City. So let's go. Dito na banda yung pupuntahan natin, turn right sa may barangay Cuyambay. Pagdating nyo sa Pico de Pino, kakanan po kayo papasok. So sabi nung napagtanungan nating mga tricycle driver, 3 kilometers daw mababa yung papunta. So ang challenge lang natin is yung pabalik naman, kasi medyo matarik daw. So tara. This way to Lambingan Hills. So sorry guys, kanina sabi ko Landian, Lambingan pala. Sobrang tarik, kaya nilakad namin pababa. So I guess ito na yung jump off ng Lambingan Hills. Medyo matarik siya.
So, may ilang kilometro yan? 20 minutes po. Ah. Usually, kunwari, mga regular na tour guide, magkano yung angkas ng motor papunta dun sa taas? 50 pesos. Pwede naman po iwan yung bike nyo dito, safe naman po dito. Hindi siya epic eh, pag iniwan namin. Siyempre, di ba? Galing pa ko ba? Para kanyari, dinat namin. Thank you. Eh, gusto mong buko? Mamaya kaya. Sige. Yeah. Ha, pagod na ako. So, ilang ano pa, meters pa? Pag mabagal po, 20 minutes. Pag mabilis po, 15 minutes. Ayan, so pag mabagal daw, 20 minutes. Pag mabilis, 10 minutes lang. Doon kami sa mabagal. Lalakarin na lang namin papunta dun sa may Lambingan Hills dahil hindi siya bikeable. Kung mountain bike, pwede sana. Kaso naka road bike lang tayo. So dahan-dahan lang kasi naka cleat shoes tayo, medyo delicate, baka masira. So tara! After 10 minutes of walking and climbing and walking and climbing, eto na, nasa entrance na kami. You can see, ito na yung tumambad sa atin, Lambingan Hills sa Barangay Cuyambay, Tanay, Rizal. So let's go, tingnan natin. Dito pwede rin maglatag ng tent. So, magkano ba yung rent ng ano? Tent. So, pag may sarili kang tent, magkano? Wala. Ah, wala, free. Okay. So 200 sa tent rental, pero pag may sarili kang dalang tent, free siya. Wow, nice. Dito pwede kang mag bonfire sa gabi, tapos stargazing. So from Quezon City hanggang dito sa may Lambingan Hills, it's nasa 47 kilometers from Cubao. So mabilis lang puntahan, kaso ang challenge nga lang pag nakabike ka, lalo na road bike yung gamit namin, is yung daan papunta dito, mga 2 kilometers. So ano siya, hindi naman siya mabato, hindi maputik, pero ano siya eh, parang rolling hills, tapos hindi siya sementado, so mahirap puntahan. Pero worth it naman kasi maganda yung ano eh, yung lugar. 50 pesos yung entrance. Pwede ring mag-camping. We're going down, tapos na po yung tour natin. So hope nag-enjoy kayo lahat. Ang kagandahan din dito, may mga nagme-maintain sa lugar. So may mga nilalagay silang mga sako para pwedeng pagtapunan ng basura. Tapos pansin ko along the way, wala namang mga nakakalat na plastics. So very good. Oh, ayan. Ang hirap bumalik. Binabawi na namin yung dating palusong kanina. Sa pagbalik naman, ahon. Grabe.
takbo lang namin 5 5 kilometers per hour. Siguro nakakalahati na kami. Ito'y 3 kilometro palabas. Sa sobrang steep nito, nilakad ko na pababa kanina. Hindi ko na binike kasi delikado. Hindi ko makakagat yung preno. Oh, grabe. Ito na ata yung pinaka-final climb dito. Napakataas. Pader kung pader. So, hinahinay lang tayo. Kayang-kaya to. Kakapunit ng puso at baga. Recovery, lapit na. Oh, grabe. Kunat nun. Kontain ko si Kuya Bebo dito. Naplatan daw si Kuya Bebot, balikan natin. So kita nyo, naplatan si Kuya Bebot. Malapit na tayo guys, pauwi na ako. So syempre binilan natin si Mrs. ng kanyang paboritong milk tea para matuwa siya at next time payagan ulit tayo.